Hello po sa lahat. Magandang araw po. So, yung topic natin ngayon mga kababayan ay itong pagiging kadiri ni Vice Ganda, no? At saka itong kanyang di umanong asawa or mister na si Ayon Perez, na kung saan ay sa harap, sa show part talaga nila na It's Showtime ay nagsusubuan sila ng parang icing yata yan. Wala namang problema sa subuan ng icing kung yung talagang yung subo ba mga kababayan na yung normal lang, pero hindi eh. Yung subo ng mga kababayan ay nanghihikayat po, parang nanangkalaswaan mga kababayan. O, ito yun o. Yung nga sa thumbnail ko. Hindi nila inisip na napakarami mga bata nanonood sa kanila dahil noon time show ito. Napaka-insensitive ng dalawang ito. Ito yung mga tao, dalawa ito, mas masahol pa ito kay Pura Loka, sa totoo lang. Eh, ito wala eh. Kababuyan, kalaswaan, kamanyakan ang pinanghihikayat ng mga ito sa television. No? Eh, ito ba yung gawin nating, ito pa naman ginagawa, para man silang role model ng ibang kabataan. Gusto si Vice Ganda, ganyan. So, walang makukuha ang kabataan dito na matino kay Vice Ganda. Dahil yung pinoportrait ni Vice Ganda ngayon sa mga kabataan ay kalaswaan talaga. Ang lakas ng loob, no? Ito sila, o yung LGBTQ community na yan, no? Nadadama yung iba dyan ng mga matitino na membro ng LGBTQ. Nananawagan sila sa taong bayan na respetuhin sila. Kung ano-ano pa yung mga gusto na igalang, magkaroon sila ng tawag dito. Parang batas para sa kanila. Paano kayo po pag tiwalaan ng taong bayan? Paano po irespeto yung community ng LGBT? Kung may Vice Ganda, kung may Ayon Perez, at may tawag dito, Pura Loka, na mga loka-loka at mga tawag dito, mga pasaway, mga kababayan. Hindi ninyo makukuha ang loob ng taong bayan pag ganito yung pinapakita ng iba. So mawawala po mga kababayan yung ipinaglaban ng ibang mga LGBTQ na sila ay respetuhin, galangin, kailangan sa lahat ng aspeto at sa mga kung saan departamento ng gobyerno kailangan tanggapin ang LGBTQ, ganyan kung mag-apply ng trabaho, or kung ano pa man. Dahil may ganito, Hindi po maganda mga kababayan ang ginagawa po ni Vice at saka ni Ayon sa harapan ng publiko. Sa kanila pang show sa It's Showtime. Wala namang problema kahit maglaklakan sila, magsubuan sila ng kanilang mga bunganga, kahit ipaabot pa nila dito sa kanilang mga lago-lago. Isusubo ni Ayon doon yung daliri niyang ito doon sa bunganga ni Vice Ganda at ipasok doon sa lago-lago ni Vice. Walang problema. Gawin din yun ni Vice Ganda kay Ayon, yung daliri niya, ipasok doon sa bunganga ni Ayon at hanggang sa lago-lago. Walang problema yun. Kapag nasa loob sila ng kanilang pamamahay, gawin nila yung pribado. Kaya si Rindon Labrador hindi nakatiis, nagsalita. Ito yung sabi ni Rindon Labrador dito sa, ayun, muling binanatan si Vice Ganda, no? Sabi pa ni Rindon Labrador dito, willing akong magpakatoksik para lang maimulat at magising kayo sa katotohanan. Hindi ko gusto na ma-expose ang mga batang viewers ninyo sa kahayupang ginagawa ninyo ni Ayon. Tama si Rindon dito. Dahil maraming nanonood ng mga bata dito at hindi ito magandang ehimplo si Vice Ganda at si Ayon Perez sa mga kabataan. Kalaswaan ang kanilang pinapakita, pinoportrait, sinasaksak sa mga utak ng mga kabataan na okay lang pala magiging maraswa o gumagawa ka ng kalaswaan sa kahit saang lugar. Walang pinipili. So sabi pa ni Rindon dito, ang gusto ko lang ilugar ninyo. Tama, kadiri kayong dalawa, huwag sa harap ng mga bata. Dito tumawa talaga si Rindon Labrador dito eh. Tama naman siya. Tapos sabi pa niya dito,
sumagot si Vice Ganda doon. So ang sabi ni Vice Ganda dito sa kanilang Twitter ay imbis na maghingi ng sorry sa publiko dahil sa kanilang ginawang pagiging malaswa ng kanyang so-called mister na si Ayon Perez, hindi. Ano pa ang sinabi kay Rindon Labrador? Ang sabi ni Vice Ganda dito, kung ano-ano na talaga ang pinapasok at ginagawa ng ilang tao para lang sumikat, no? Hindi yun, Vice. Ikaw nga . Kung ano-ano yung ginagawa mong kababuyan, kalaswaan sa publiko, lalo na dyan sa show mo, na hindi naman karapat-dapat. Ikaw ba, Vice, ay pinapangaralan ka pa ba ng nanay mo? O sadyang kulang ka lang sa aruga? Walang masama kung magiging LGBT member ka ng LGBT, third, sixth ka, bakla ka, o kung ano ka, walang problema yun. Ilugar mo yung sarili mo. At huwag kang manghikayat ng mga kabataan na gagayahin ka. Ikaw yung kanilang role model na isang malaswang bakla, no? So sabi pa dito ni Vice Ganda, kung kahit magpaka-toxic, kakaririn nila basta makaamot lang ng relevance. How pathetic. Sabi niya dito, ang sad, it's not mothering or mothering. Hindi po yung nagpapatoksik dahil gusto lang sumikat, Vice. Pinapamukha lang sa iyo ni Rindon Labrador na isa kang walang respetong tao, isa kang malaswa na bakla. Nakakahiya ka, Vice, sa kanila ni Yung sino ba yung mga bakla dyan? Number one sinasabi ko sa inyo Nasaludong-saludo ako si, sino ba yan? Si Boy Abunda. O yun, si Jewel Cruz. Di ba yung may-ari ng aficionado? Yung nagiging congressman nga, di ba na si Geraldine, ano ba apelido nun? Na taga Bataan ba yun? Basta congressman siya na, trans ba yun siya? Basta something ganyan. Maraming mga bakla, mga kababayan, or tomboy, ang mga matitino. Sadya lang talaga itong si Vice Ganda ay kulang po sa aruga, kulang sa advice ng nanay. O baka hindi na siguro din ito pinagsasabihan ng ina dahil baka siya na yung binubuhay. At siguro, sinasabi na niya siguro sa kanyang nanay, huwag mo akong pakialaman dahil ako na bumubuhay sa iyo. Kaya ganun. So, ang sabi pa dito ni Rindon Labrador ay, I'm expecting a public apology. Hayop talaga. Wala talagang pakialam sa mga bata. Wala talagang pakialam si Vice Ganda sa mga bata. Bakit? Kung may pakialam siya, hindi niya gagawin yun in public. Na maglandian sila ni Ayon Perez, maghalikan sa harap ng publiko, ikapwa sila lalaki. Kahit nagbihis babae si Vice Ganda, kahit nagpa-opera pa siya ng ilang bisis at pinatanggal yung kanyang kung ano doon, yung kanyang talong, yung kanyang saging, or kung ano pa man dyan, ipingin ang anak po siyang lalaki. Baloktotin man ni Vice Ganda ang mundo, hindi yun mababaliktad. Bakit? Sa kanyang birth certificate ay lalaki pa rin siya. So ilugar lang sana. Kung gusto ninyong respetuhin kayo ng taong bayan, matuto din muna kayong rumispeto sa mga sarili ninyo, no? At nadadamay yung mga matitino ng membro ng LGBTQ+, na kung saan ay mahuhulog sa wala ang pinaglalaban nila dito . Kahit ako ayoko. Ayoko ng sugibil, yung sugibil na yan, ayoko. Dahil sa ganitong klase ng tao, Vice Ganda, pura loka, nakapasok na dyan si Ayon Perez dahil kunwari, mister, kasi nagpakasal, di umano sila sa Amerika, wala man tayong pakialam na buhay nila yan. Ang sa atin lang po dito, mga kababayan, kung gumawa sila ng kanilang paglalabing-labing, gawin na lang po nila sa kanilang bahay. I-private na lang nila iyon, no? Huwag naman po sa publiko na marami pong bata ang nakakakita. Iyon ang point dito . Hindi yung kanilang kalibugan. Wala tayong pakialam dyan. Kahit mag-upahay sila dyan ng buong magdamag sa isang linggo, wala silang pahinga, mag-upa sila, kasta-kastahay sila dyan. Mag-upa-upa. Mag-upahay sila dyan, bahala sila. Basta in private. Maghalikan sila dyan kahit mga tanggal na ang kanilang mga dila, mga ngabil dyan. Wala tayong pakialam.
in private. Pero yung mga ganito, hindi to nakakatuwa, no? Ilan kaya mga kabataan ngayon ang maiimpluensyahan dito ni Ayon at saka ni Vice Ganda? Ito yung punto kung bakit hindi tama ang ginawa ng dalawang animal na ito talaga kahit kailan. Walang respeto. Walang respeto sa sarili. Diyos ko po, nakakaawa na ewan ko kung ano ba talaga ito si Vice. Pinangatawanan talaga yung pagiging kakadiri. So hanggang dito lang po, maraming salamat. Stay safe po. Sana sa mga kabataan na makapanood sa video na yun na sa showtime segment ni Vice Ganda, huwag ninyo po siyang gayahin. Huwag po kayong magiging baboy na kagaya ni Vice Ganda. Yun lang.